Maligayang bati sa inyo lahat. Dalawang araw na lang at June 12 na. Ipagdiriwang natin ang 124 na taon ng pagpapahayag ng kasarinlan sa Cavite noong 1898. Subalit, iminungkay ko mismo ang araw na ito, June 10, nang imbitahan ako magsalita sa inyo at nang marinig ko ang inyong pangalan, Filipino Patriot Scholars, at sabihin sa akin ang tema ng inyong webinar, Kasaysayan, Panitikan, at Kamalayan. Maraming dahilan para kaya binuo para sa inyo ang naturang paksa ng seminar. Ngunit para sa akin, nakaugat ang lahat sa inyong pangalan. Mga scholar kayo at kabataang Pilipino. Ngunit ganoon din ang mga nagiging scholar sa UP o sa Ateneo o sa UST. Ngunit naiiba kayo sa inyong pangalan. Patriot. Sa Espanyol, Patriota. Sa isang diksyonaryong Ingles, may kahulugan ng patriot na one who loves, supports, and defends one's country. Sa United States, may ipinagdiriwang na Patriot's Day, araw ng mga patriota, tuwing ikatlong Lunes ng Abril, at holiday ito sa Maine at Massachusetts para gunitiin ang mga labanan sa Lexington at Concord noong 1775 na naging simula ng Rebolusyong Amerikano laban sa Great Britain. Iba ang araw na ito sa kanilang Independence Day o araw ng kasarinlan tuwing July 4. Ibig kong ikonekta ang naturang kahulugan at pagdiriwang ng mga Amerikano sa ating sariling araw ng kasarinlan. Kaya bagaman malapit na ang araw ng kasarinlan, ay higit kong tatalakayin ang himagsikang 1896 na nag-umpisa noong Agosto 1896 at pinag-aawayan pa ang eksaktong petsa at lugar at may unang dramatiko at madugong labanan sa San Juan noong Agosto 30. Hindi ko na dapat hulaan kung bakit siningitan ng patriot ang inyong pangalan. Hindi nais ng Science Education Institute o SEI na maging mahusay lang kayong scholar. Bukod sa pagiging magaling sa agamat teknolohiya, nais ng SEI na maging mga patriota kayo, maging mga kabataan na umiibig, nagtataguyod at nagtatanggol sa inyong bayan. Sasabihin nyo, hindi ba mas dapat na layunin ito ng ROTC? Bakit kailangan ang mga dalubasa sa matematika, pisika, chemistry o engineeria ay maging mga patriota din? Hinahangaan ko ang nagbungkay ng layunin at pangalan sa Filipino Patriot Scholars Project. Kailangan natin ang mga patriotang kabataan. At ito'y hindi dahil kailangan natin ang mga sundalong militar para ipagtanggol ang West Philippine Sea o para sugpuin ang mga armadong rebelde o para mapairal ang kaayusan laban sa mga sindikato at pangkating kriminal. Kapag hinanap ninyo ang ugat ng patriot, lilitaw na mula ito sa Greek na patrios at naugnay sa anumang nagmula sa ama, anything of the father. Hinango dito ang pangalang Pater o kaya Peter at nangangahulugang ama. Sa Latin, naging patria ito
para sa pinagmulang bayan. Sa ganoong paraan na buo ang konsepto na Fatherland sa German at Fatherland sa Ingles para ipantukoy sa pinagmulang bayan o bayan ng mga ninuno. Ngunit ang salitang patria ay pambabae sa Espanyol. Kaya ang Fatherland sa Ingles ay naging Madre Patria sa Espanyol. At doon nagmula ang ating inang bayan. Yung salita nating inang bayan. Ngayon, kailan ba naipahayag ang ating konsepto ng inang bayan? Mahirap nang bakasin kung ang ibig tukuyin ay ang bansang tinatawag natin ngayong Filipinas o Philippines. Ang salimuot ng pormasyon nito ay hindi nabibigyan ng diin sa ating mga textbook. Alam lang nating ipinangalan sa atin ang Las Islas Filipinas ni Ruy Lopez de Villalobos noong 1543 para sa arkipelago o kalipunan ng mga islang ipinailalim pagkaraan sa kolonyalismong Espanyol. Bago iyon at hanggang sa ika-19 na siglo, ang salitang bayan sa wikang Tagalog ay tumutukoy lamang sa balangay o komunidad na pinagmula ng isang tao. Hindi hinikayat ng kolonyalismo ang Indio na ituring ang kanyang sarili na bahagi ng isang lipunang mas malaki kaysa kaniyang katutubong wika o probinsya o rehiyon. Hanggang noong panahon ni Rizal, ang tinatawag na Madre Patria ay ang Espanya. Ano pat sa aking saliksik, sina Rizal at ang La Solidaridad ang nagsimulang mamulat sa pagtukoy sa Pilipinas bilang ikalawang Madre Patria. Sa kanila din mag-uumpisa ang pagpapahayag ng damdamin na ituturing natin ngayong patriotiko, makabayan, dahil nagbibigay ng paraan sa pagiging Filipino. Una kong nasagap ang ideyang ito sa artikulong El Amor Patrio, isang sanaysay na nakasulat sa Espanyol, sinulat ni Rizal at nalathala sa isyung August 20, 1882 ng Diario Tagalog. Isinali nito ni Marcelo del Pilar sa pamagat na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa at magkasabay na nalathala ang orihinal ni Rizal at ang salin ni Plaridel sa naturang periodiko. Mula sa orihinal na pamagat lamang at sa salin nito ay makikilala na natin ang subversibo at makasaysayang kabuluhan ng naturang sanaysay sa development ng nasyonalismo sa Pilipinas. Subversibo ito sapagkat tinatalakay ang isang bawal na damdamin sa ilalim ng kolonyalismo. Ang amor patrio o pag-ibig sa bayan ay hindi dapat pinag-uusapan ng mga sakop. Higit na limitaw ang subversibong mensahe ng sanaysay sa pagsasali ng patria tungo sa tinubuang lupa. Ang tinubuang lupa, katumbas ng patria, ay nagpahiwatig ng pagkilala ng Indio sa isang sariling bayan, isang bayang sinilangan niya at nagis niya, at hindi katulad ng Espanya na banyaga at nasa malayong lupain. Well, ito ang malaking balintuna sa epekto ng kolonyalismo sa mga kolonya.
sinakop ng mga kolonyalista ang maraming lugar para pagsamantalahan. Subalit ang pananakop ng mga Europeo ang bumigkis at naging karanasang panlahat ng mga teritoryo na naging mga bagong bansa sa Amerika, sa Asia at sa Afrika nitong ika-19 at ika-20 siglo. Sa atin, ang mga hiwa-hiwalay na isla at balangay ay nagkaroon ng mga pinagsaluhang gobyerno at impluensya ng kulturang Espanyol. At bagaman may iba't ibang antas at proseso ng pormasyon, ay naging sanhi ng pagkakaisa sa loob at sa ilalim ng tinatawag na tinubuang lupa. Ang pag-ibig sa tinubuang lupa ay isang revolusyonaryong konsepto na mula din sa Europa at naging sanhi ng pagbuo sa mga nasyon noon gaya ng France, Germany, England, Espanya, Portugal, mula sa lumang imperyong Romano. Pinakilala ng sanaysay ni Rizal ang kabuluhan nito upang maibalik ang tangal ng Indio at kilalanin ng mga mananakop ang kaniyang taal at sariling talino. Ito ang pangunahing adhika ng tinatawag na Filipinismo na itinaguyod ni Rizal sa La Solidaridad. Subalit, ang adhikang nilalaman ng pag-ibig sa tinubuang lupa ay nagkaroon pa ng higit na mataas na antas sa paningin ni Bonifacio at ng Katipunan. Kung hindi pa ninyo alam, nabasa ni Bonifacio ang sanaysay ni Rizal at ang sali ni Plaridel at iginawa niya na isa pang sali na patula. Ito ang dakilang tula na pinamagatan niyang pag-ibig sa tinubuang bayan. Para mapahalagaan pa ang kasaysayan ng tula ni Bonifacio, ay magandang ikonekta ito sa dakilang Florante at Laura ni Balagtas. Ang salitang pag-ibig ay tumutukoy sa isang damdamin at si Balagtas ang naglatag ng kapangyarihan ng damdaming ito sa ating buhay. Ang buong Florante at Laura ay isang pagtatanghal kung paanong pinag-aalab ng pag-ibig ang mga tauhan na dumanas ng either kasawian at tagumpay, kabayanihan at kabuhungan. Kaya wika nga ni Balagtas sa saknong number 80 ng kanyang awit. O pagsintang labis ng kapangyarihan, 10 mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ninuman, hahamaking lahat, masunod ka lamang. Bahagi ito ng mahabang hibik ni Florante kung bakit naging isang bayang sawi ang kanyang Albania. Dahil sabi niya, nagahari doon ang kaliluhan at masasamang loob at nagdurusa ang kagalingan at bait at dinidusta ang katuwiran. Mula dito, ipagbubunyi naman ni Bonifacio ang kadakilaan ng pag-ibig sa bayan at itatanong niya, aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Malinaw na ba ngayon kung bakit makabuluhan ang singit na panguring patriot sa inyong pagiging scholar? Nais ng SEI
na maging pangunahing katangian nyo ang pagiging patriot o pagiging makabayan. At hindi ito nangangahulugang gusto nilang maging sundalo kayo o rebelde. Nagsisimula ang pagiging patriota sa isang dalisay at dakilang damdamin. Ang pag-ibig sa bayan, ang pinakabanal at pinakamataas na damdamin sang-ayon kay Andres Bonifacio. Subalit, waring ang damdamin ito ang nawawala, nalilimot, o hindi natatalakay ng sapat sa paaralan ngayon. Napansin ko nga na mayroon tayong mga values education o character education. Pero puro dating halagang relihiyoso ang tinuturo. Kabutihan, katapatan, kalinisan, kasipagan, at iba pa. Magagandang halagahan ng mga iyon. Ngunit higit sanang magiging makatuturan para sa atin kung ipapaloob sa tumpak na pag-ibig sa bayan. Kahit ngayon ang pag-aaral natin ng kasaysayan ay nauwi lamang sa pagmimemorya ng mga impormasyon tungkol sa ating lumipas. Samantalang ang dapat sanang pangunahing layunin sa pag-aaral ng kasaysayan ay mapasigla ang ating pagmamahal sa ating sarili, lalo na sa ating sariling bayan, upang maituon natin ang ating kakayahan at talino para sa kapakanan ng ating mahal na Pilipinas. Kaya naman lumilitaw na malaking bahagi ng ating mga edukado ang lubhang nahihikayat sa pagninegosyo at pagpapaunlad ng mga sarili. Ngunit walang interes magbigay ng panahon para sa ikabubuti ng ating lipunan. Ang totoo, nagiging ugalingan ng ating mga edukado ang umalis ng Pilipinas at doon sa ibang bansa gamitin ang talino. At totoo rin, marami sa ating mga leader ang edukado. Ngunit tingnan ninyo, mga edukado silang modelo ng lahat ng uri ng korupsyon sa pamahalaan at mga tiwaling gawain sa lipunan. Bigong-bigo ang ating edukasyon sa paghubog ng tumpak na pag-ibig sa bayan. Sapagkat wika nga muli ni Bonifacio sa kanyang tula, banal na pag-ibig, pag ikaw ang nukal sa tapat na puso ng sino't alinman, imbit taong gubat, maralit at mangmang, magiging dakila at iginagalang. Sa tinatawag na kartilya ng mga anak ng bayan na isinulat ni Emilio Jacinto, nakasaad pa na ang isang urian ng kagalang-galang at marangal na tao ay iyong, I quote, marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan, unquote. Sa pamamagitan ng pag-ibig sa bayan ay nabikis ng katipunan ang mga Indio, kahit ang mga maralit at mangmang, upang pagkatapos ng napakatagal na pagiging sakop ay maghangad ng kalayaan. Iyon ang pangunahing diwa ng Himagsikang 1896. O iyon ang dapat maging diwa ng Himagsikang 1896 sa atin ngayon. Iyon ang dapat maging kabuluhan sa inyo ng pag-aaral sa ating kasaysayan at sa ating pantikan kaugnay ng ating kasaysayan.
Maikli ang aking panahon para ipaliwanag pa ang aking paksa. Sana sa pamamagitan ng aking talakay sa adhika ng katipunan, ay naipakilala ko ang halaga ng wastong pagbabalik sa ating kasaysayan, lalo na kung bakit dapat ituring ang Himagsikang 1896 bilang pinakadakilang yugto sa ating kasaysayan. Ito ang Himagsikang 1896, ang rurok ng paghahanap natin ng liberasyon sa pananakop at hudyat sa pagbuo ng ating kamalayan bilang mamamayan ng isang bansa. Ang isang maganda sa yugtong ito, mula sa artikulo ni Rizal sa Diyaryong Tagalog noong 1882 hanggang sa tula ni Bonifacio na nalatala sa kalayaan, yun ang pangalan ng periodiko ng Katipunan noong 1896. Mula sa Diyaryong Tagalog 1882 hanggang sa kalayaan 1896 ay naitanghal din natin ay isang makabuluhang tungkulin ng panitikan sa paghubog ng pambansang kamalayan. Napakatingkad na makabayang uri ng panitikang nalatala sa panahong ito at kahit sa sumunod pang mga taon. Isang karangalan natin na ang mga pangunahing bayani ng pagbuo ng sa ating pag-ibig sa bayan, sina Rizal, Laridel, Bonifacio, Jacinto at iba pa, kahit mula kay Balagtas, silang lahat ay mga manunula. Hindi ito lamang ang yugto ng pag-ibig sa bayan sa ating kasaysayan at panitikan. Sa akin ngang pagsipat sa pagsulong ng pag-ibig sa bayan ay may ganitong makututurang mga pangyayari sa panahon tungo sa Commonwealth at sa mga dekada ng paglaban sa diktatura na humantong sa people power noong 1986. Ang pagbasa at pagpapahalaga sa mga pangyayaring ito, kailangan maging bahagi ng inyong karanasan bilang mga scholar para wastong ma-develop ang adhika para sa inyo ng SEI. Kapag naisaloob ninyo ang pag-ibig sa bayan, gaya ng pangarap ng Katipunan para sa mga tinatawag niyang anak ng bayan, makikita ninyo ang mga maralita nating kababayan na mga biktima ng pambubusabos at kamangmangan. Mamumulat kayo sa masamang epekto sa ating lipunan ng ating natutuhang apatiya or apathy at cynismo o cynicism ng ating mga professional at edukando. Maintindihan nyo kung bakit nagiging aktivista ang rebelde ang may pag-ibig sa bayan, at maintindihan din ninyo kung bakit ang mga umiibig sa bayan ay ginagamitan ng red tagging ng mga reaksyonaryo at kaaway ng bayan. Iyon sa wakas ang binhing damdamin ng isang patriot. Hindi ninyo kailangang mamundok at umawak ng armas. Mula sa pag-ibig sa bayan ay inaasahan kayong ipaglingkod sa ating mga kababayan ang inyong mga talino at karunungan. Tumulong kayo para mamulat ang mga Pilipino sa mga kailangang tubding tungkulin at para mapaunlad ang Pilipinas. Ituloy ninyo ang mga aral ng Himagsikang 1896. At idadagdag ko, basahin pa ninyo ang tulang A la Juventud Filipina ni Rizal para mabatid ninyo kung bakit niya tinawag na pag-asa ng bayan kayong mga kabataan. Sinulat ni Rizal
ang tulang iyon noong high school pa siya. Matanda na ako, ngunit nakikihati akong matawos sa kanyang pag-asa. Sana maging mga patriot kayo at totoong mga scholar na pag-asa ng ating bayan. Maraming salamat.